23 years old, nanggaling naman siya Japan. Pag Monday to Friday may opisina siya, independent. Pag gastusan, anak ko na siya ulit. Hindi ka papansinin, Monday to Friday, pag umuwi, dad, saka galing, dad, di malaki na ako. Alam ko na yung tama, paano ako magiging mature niyan? Pag Sabado, dad, may pera ka? Ano, guling-guling-guling. Naalala ko yung mga bata ngayon, kasi director na ako ngayon, tapos artista-artista ako. Yung anak ko nanonood ng pelikula, natatakot. Minsan pa may pinulit siyang Annabelle. Sabi ko, tayo na, gawa lang ng tao yan. Alam mo naman ang tatay ko, nag-direct, hindi ka ba rin natin. Ay na, tinuruwa ko ng leksyon. Yung 11 years old, dito kayo. Hindi ang malito dito, 23. Dito kayo, patay niyo ilaw, para matuto kayo. Tangin na, nakakatakot talaga to. Okay, patay niyo na yan. Sumahan niyo ako sa banyo. Para malaman niyo na wala talaga mga ganyan. Diyan na kayo! Na-miss ko yun, no? Na-miss ko yung mga subtitle. Diba? Ayoko manood ang mga American films na nakakatakot kasi hindi ako na... Mas gusto ko yung mga Japanese. Hindi dahil nakakatakot sila kasi may mga subtitle sila. Pag America kasi pagka nakakatakot, kahit ka naman wala ka na alam eh. Sa Japan kasi pwede mo nang tapatos bayas, masayang pa yung subtitle. Mga business ako sa mga Pinoy, dahil mga Pinoy naman sa CR. No? Pag nag-CR, pagbalik, sasabihin sa'yo, ano nangyari? Puta ka na, pag kinanta ko sa'yo, hindi na tayo pareho. Parang ako bigas mo yung kwento yung nangyari at 10 minutes ang nawala, pagbalik, ano nangyari? Tapos, pagdating natin, oh, ano nangyari? Ngayon. Gago kasi mga Pinoy, hintay nila magsimula yung palabas, saka maiisipan mag-CR. Nakakainis yung mga ganun, excuse me. Hindi pa wala mo kung puwet o mas bastos ang titi eh. Excuse me. Millennial. Pinag-aral ko ng talasal tricep, 80,000 ang tuition, 240. 240. Pag-upot na ako sa kasal, hinahanap ko yung posting, binayaran ko eh. Gusto ko lang duraan. Nung graduate, sabi sa akin, kinausap ako masinsinan, Daddy, I need to rest. Puta na pagod ka. Saan ka na pagod? Sa pagpapaaral ko? Eh dati ako pag graduate, umaakit pa lang ako sa stage. Kukunin ko pala yung diploma ko, sumusin ko na yung nanay ko. Tarantado ka, magtrabaho ka na. I need to rest. Yung anak ko naman, 120,000 ang tuition, kuleyo di sa Agustin. Binayaran ko ng cash. Babae yung cashier, kamukha niya yung cashier. Hindi walang pakilam. Nung umalag ako, kumuha lang ng pera. Kanya na mga itsura ng mga cashier, may nakasalaman. Yung cashier na pagtingin sa library, sila din yung librarian. Kahit yung pera, 120,000, nakagano'n ako siya. Walang emosyon yung babae. Hingiyak ako dahil huling kita ko na sa pera ngayon. First time ko nagabot sa babae ng malaking halaga. Walang kapalit! Ang sakit-sakit! Sige, dati na pati na gano'n, huwag mo damay sa gago pa. Huwag Valentine's bukas. Sa ibang lugar kasi, VIP na yun eh. Ito yung mamaya sa awas ang mga show, talagang hihila ka. Tukol ko siya sabi niya. Masarap magkaroon ng pamilya pero ang hirap, lalo na pagka ngayon sa buhay, mga pa-check-up, nakakatakot na lang magpa-check-up. Dati, ewan ko ba naging komplikado ang buhay? Hindi ba kayo nakakopiko doon sa buhay? Dati pag nagpasa ka lang ng ihi, di ba, pasa ka lang ng ihi, ang problema mo lang mapuno yung ihi. Tapos pasa mo sa kanila. Ngayon, mag-ihi ko pa isang kasi may drug test pa. Tapos ngayon, hinihingi nilang midstream. Siyang nakilap, makakilap na nga umihi, kailangan pang alamin kung saan yung midstream. Ang hirap timing, I promise. Puta siya, natapos. Problema ko ba yun? Problema ko ba natin yun?
umiinit tayo ng buo, bigay mo sa doktor, dok, yung midstream, andyan lang yan. Galit na galit ako sa mga doktor na pinayang hindi ko mataas yung kamay mo, pumunta ka, dok, hindi ko mataas yung kamay mo, kamay ko. Sige nga, taas mo nga. Hindi ko mataas eh. Retry mo lang. So, fake na lang ang gagamot sa akin, dok. Tapos pag nataas mo, oh, 1,000 yan for consultation. Tapos nagagamot sa bahay eh. Dentista, pauupuin ka. Pabubuhay bibig mo, ah, sa kanya kakausapin. Anong masakit? Pagtaka, naiintindihan niya. Ah, oo talaga, kasakit nga talaga yun. Pumunta ako sa isang, naimbitan ako ng isang hospital to perform. Tawag niya sa pangalan St. Luke. Binayaran ako, 50% pera, 50% GC. 30 ang extra. 1 month expiration. Araw-araw ako nagpa-extra. Buti na lang, hindi ko na loskop yung binigay sa akin. Kaya gito ko sa St. Peter Memorial eh. Binayaran ako ng 50% pera, 50% items. Kailit na kayo yung nanay ko, mahal, tanggalin mo nga yung sala. May papasok lang ako. May pa-carpet pa. Kulay pula, ang liwanag ng bahay. Ito diba? Sa pas na nagbabanda, umari ako sa our social media. Maraming mga nagsasabi, alam mo, marami akong naginginig na gusto kong bubuo. Pero natatakot sila. Mumu! Ang hirap. May Chinese ba dito? Mahirap na kombinasyon ngayon yun eh. Yung Chinese ka to. Ibo niyo lang, mula tayo dito. Mariyos, magkakasama tayo dito. Kung makakwarantine tayo, makakwarantine tayong masaya. Tayo lang na-quarantine na gustong pasokin ng... Natatawa lang sila! Tayo lang yung chine-check-up na... Asini mo ko, Dok? Tapos to si Alex, eh! Matugtog pa lang kasi dito, mga arte, eh. Parang mga teleserye. Pacheck ako sa tugtog dito, gagalan ako. Alam mo pinaka-ayaw marinig sa doktor mo? Yung papa, oh my God. Ibig sabihin po, tapos first time na nakakita kayo, oh my God. Dok, bakit? Ay, na. Shit, ako ito ang problema. Shit. Bakit? Si Rice Tetris ko. Nung Pasko nga, kumatay ako sa mga business partner mo, doktor, may nangisip ako, paano kaya mag... Di ba yung mga dentista pag nag-business party, paano kaya sila mag-exchange gift? Siguro nagbubunutan. Mabilis lang yung joke na yun. Pwede nyo gamitin yun. Giveaway yun, giveaway yun. And sa Sogo eh. Parang tagline nila, parang bukas. Parang Sogo mga kapatid. Sogo mga kapatid. Tayo lang mag... Bunutan, magbunutan pag dentista. Sayo, gamitin nyo ha, baka naman magkamali pa kayo. Ganyan ang mga tao eh. Medyo ako nakakatawa to, nakakatawa. Paano? Mag-exchange kayo mga dentista. Ano? Nagbubunutan. Tapos hindi natawa. Hindi ka tawa. May mga iba mag-joke pa. Di ba yung mga dentista nagbubunutan? Haka? Hindi tanong ako. Paano mag-exchange kayo mga dentista? Pag sinabi, nagbubunutan? May mga kaibigan ka pa, ang lakas mag-build up. Di ba na? Na-late na, ang lakas na mag-build up. Pare. Nakakatawa sa pare. Kasi ino pa ng tulip. Nagbubunutan.
Hindi ko alam kung dentista or doktor, no? Uy, hindi ko lang joke. Mabilis lang yun. Kailangan nyo muna ng reference. Uy, sa pang Pasko, dami na gano'n ako, Christmas party, no? Yung may mga dentista na Christmas party, paano ba sila mag-change skin? Paano? Nagbulutan. Eh, nakagano na kabilis, ha? Takay, ayaw kong mababash ako, ha? Isang serious statement lang. Kawawa ang mga kabataan natin ngayon. Dahil tayo, yung generation natin, pagkatapos natin mabas sa eskwelaan, tapos na ang away natin. Hindi na tayo masusundan sa bahay. Ang mga anak natin ka, ang taas ng suicide rate is because they're being followed kahit sa bahay natin 24 hours because of the chat rooms and the Viber. So please monitor them. Yan po ang playland. Simple, wala nang paliwanag. Kaya sabi ko sa anak ko, swerte, huwag nyo nang masyadong intindi niyan kasi magbubobo na kayo. Magbubobo na ang mga kabataan ngayon. Nawawala sila ng ano, wala na magiging lawyer balang araw kasi wala na magsisinungaling. Kasi dati tayo, pag halimbawa, may barkada tayo, sinismis natin. Nung wala pong mga social media, alam mo, pangit siya, may putok siya. At nag-confrontation lang kayo, pwede mo i-deny. Wala akong sinasabi, Bob, awa. Ano evidensya mo? Ano evidensya mo? Wala. Kaya magaling tayo magsinungaling, ang dami nating lawyer. Ngayon, hindi na, naka-screenshot na eh. Wala ka lang kasi nung malinan yun. At nakakita ko yung mga babae dito. Naku, nai-miss ko yung mga babae ng bata. Nai-miss ko yung mga words nyo ngayon. High-tech number one nila. Aso, ganun. Nai-miss ko yung mga babae na sasabihan ka na ng, di na tayo bate. Naku, ang tindi yung trend nun. Di na tayo bate, tapos nadamay pa. Di ba? Nandiyan siya bate. So, pinabullying na yun sa atin dati. Di na kayo bate. Di na kayo bate.